What's up, everybody? Welcome to Boys After Dark. And today, nasa episode 3 na po tayo. Papakilala natin mga tropa na nandito. Yes, guys, what's up? I'm Aljon Mendoza. Yes, and my name is Anthony Jennings. What's up, guys? Welcome to episode 3 of Boys After Dark. This is obviously Markus, Paterson. What's up, everyone? J. Miranda here. Ang pinuno, siyang nag-iisang Gello Marquez. Ang may-ari ng bar. And I am Gello Marquez, and ako po ang owner ng bar na to, pinag-shootingan namin today. Yung owner nanonood, pre. Yung owner. Shout out. Yes, sir. And bago tayo magsimula, syempre, sasabihin muna ang ating friend, si Marquez. Yun, guys. So, going back to episode 1 and the recent backlash of that, I would just like to keep this very short and sweet. If I could go back in time and change what I said, honestly, I would not. I stand by what I said because what I said comes from my past, from my truth, and that's my honest opinion about my future potential relationships. Yun lang yun. Secondly, wag kayo mag-assume. Okay, let's not jump to conclusions or anything because you kinda are. Anyway, thirdly, I respect Janella to the utmost of my ability, the woman that she's become, the mother that she's become. I will love her forever. She's given me the best gift of my life. Yun lang. Anyway, enjoy na natin to. Yeah. Go! Hey, let's go! Let's go! Anyway, highway, mga kaibigan. Tawag po dito. Dumating na ba kayo dun sa point na parang nire-regret yung mga ginawa nyo? Or mga, what the freak? What the fuck? Mga ganun moments sa buhay natin. Since ikaw yung matulong, magbigay ka na isang example ng what the fuck moment. Example. Ay, meron pala ako. So, nandun ako sa parang park. Sabay may grupo ng mga kabataan. Sabi, kuya, pa-picture po. Ganyan. So, sabi ko, oh, sige, tara, picture. Dinigno nila ako lahat, sabi nila, hindi po, picture niyo po kami. Pinagawa mo. Akala mo, magpapapicture with you. Akala ko. So, ako, sabi ko. Ako meron din ako. Nagawa ako. Sobrang, ano, sa akin nangyari, magbabar kami. Meron kasama ko si Jay nun eh. Before kami pumasok sa bar, nakatapak ako ng tae. As in, solid na tae. Yung talagang basa na malutong. Ah, parang peanut butter. Tapos, okay. Nagmamadali na lahat. Sabi, tara na, pasok tayo. Hindi mo na natanggal. Sabi ko, ginanya ko lang sa... Aba naglalakad, no? Ginanya ko lang. sagdan din. Tapos, pasok kami sa loob. Hindi, party-party na kami, ganyan-ganyan. Tapos nakikita ako, yung iba natatabakan ko yung sabato sa... Sabi ko, tayo, ikaw tayo, pala yun! Andun ka din ba? Kaya pala medyo ano yung sa akin ha? Sabi ko, shit, tapakaw na tayo. Lipat ako sa kabilang mga tao naman, doon naman ako sa kabila. Nagkalak! Tapos nakikita ko yung mga babae, parang... Straighting na sa akin. Tapos lipat na naman sa kabila. Tapos yun, umuwi na lang ako, may tayo sa pa. Pero yun, hindi siya ang comfortable niya, pero... Na-enjoy mo naman yung night. Na-enjoy ko naman yung gabi. Dumating naman ako sa point na nakalimutan ko na rin naman. Sabi ng mama ko, tayo sa patos mo. Yan ang tinatawag na bakas ng nakalipas. Bakas ng nakalipas. Ang pinagdaanan sa patos eh. Ako meron akong what the fuck moment. 18th birthday ko ata, I spent it in Paris. With my friend, we wanted to watch the football. So lumabas kami, nag-inuman, nanood ng football. Nakastay kami sa isang hostel. Pag-agit namin sa floor namin, we walk down the hallway, turn the right, kung saan yung kwarto namin. Tapos mayroong dalawang matabang lalaking naka-handcuff, naka-fully naked, na-pass out. What? Sa harap ng door namin. Oh shit. Ending bro, natulog kami sa lobby. Ayaw na pumasok sa kwarto. Hindi na sila bihan. Hindi na bro, as in next, sobrang na-late kami sa flight namin. Buti nga naabutan pa namin. Di ba, di kami nakaligo lahat. Sobrang awkward, parang... What the fuck talaga? Like, paano yun? Parang daming questions pagkatapos na. Oo. Ano nangyari? As in, like, pag... Kaya pa ba? Yung pa na rin, tinatamahan. Hindi, nag-uukay kasi si Aljon. Alam ko pa din yung tatay. Nag-uukay si Aljon. What the fuck moment? Ako, napahiya ako nung college. Kasi ano eh, sumali ako sa isang talent competition. Singing competition. Kasi, may mga prof, syempre pag college, di ba, madalas, oh, may plus points yan. Last minute lang yun. May hawak ako script sa phone, kinakanta ko pa nun, magbalik. Di ba, tanggal lang intro nun. Tara na, let's go! Yeah. Tapos sinabi ng judge, wait lang, bawal lyrics. Oh shit, hindi ko alam yung lyrics na to. Sabi. Kaya ako yung cellphone. Gusto ko lang naman pumasa, sabi. So binaba ko siya. Tapos ulit, oh, take two. Wala akong masabi talaga.
Tapos parang siya tawag na tanghalan. So may gong. May gong nga! So imagine nasa auditorium ka, 200, 300 people. Ganun yung pinagagawa. Ako din naalala ko, meron din ako embarrassing moment. Parang nasa mall ako. Tapos parang mag-iila mo sa tao ng mukha nun. May katabi ako sa lalaki. Parang nagugas ata ng kamay. Tapos yung pagkahilamos ko ng ganyan, may tissue dun sa tabi namin. So kinuha kong ganun, pinagpunas ko sa mukha ko. Tapos, ang sama ng tingin niya sa akin. Sa kanya pala yung tissue na yun. Tapos parang hindi ko alam yung gagawin ko. So, ganun lang. Hindi naman ang amoy puwet yung tissue. Kasi baka gamit may agad. Gamit mo. Pinabahay ko. Baka hindi naman. Mukha kang ganun bagay. May puwet ba ako? Parang inaamoy ako. Inaamol pa, no? Hindi ako. Ako nag-aayos. Inaamol yung puwet. Kasi kinitin jowa niya. Tumikin din. Medyo mabaho tong ano natin. Pero sige. Teka. Ang gusto ko namang malaman, ano nang nangyari? Like, what's the most embarrassing thing that's happened to you regards with your mom? Nanay niyo. Ano? Eh, napasalamin si Anthony na. Napasalamin na. Wala, magaling akong magtago eh. De, pero sa nanay ko, siguro, wala pa naman. Hindi niya naman, hindi pa niya naman nahuling nag-judge ako laki. So, okay pa naman. Ay, teka. Bro, nahuli ka na niyan. Feeling ko nga. Di lang niya sanabi sa'yo. Ano itong towel? Ba't? Ando ka? Ba't hindi kasi ganun talaga mga mag- Promise. Parang kakalaba ko lang ito. Feeling ko din. Alam naman nila. Alam naman. Hindi naman sila tanga, bro. Si Jay ba? May experiences ka ba? So, ano mo? Sa mom mo? Yung mga nahuli, ganun. Wala. Yung nga, okay naman tayo mag-lock. Play safe, you know? Okay naman tayo mag-lock. Wala naman. Wala naman. Si Pero Gello. Ano, kinakabahan ako sa mga laundry. Oh, Gello. Usapang ano na. Actually, wala. Hindi pa naman ako nahuli ng nanay ko. Pero oo, minsan kinakabahan ako dun sa mga labahan. Diba? Pag tinatanong niya, ano itong ano? Sinisipon ano yan? Ko ako. Sipon ako yan. Parang lagi ka sinisipon. Tsaka bakit siya brief? Nakakatawa ka? Sumingas sa brief. Pag-punchline ka. Uy, bakit? Pwede naman yun ah. Pwede naman yun ah. Walang tissue na lumana basta siya sa shell niya. Bakit sa brief? Kasi ginawa niya na rin. Kaya ka na po overthink ako eh. Igal. Siyempre si Marquez. Alam mo, sobrang dami na. Yung mga favorite top 10. Yung mga favorite. Dami mo yung top 10? Oras natin. Okay, bata pa ako nito. Like, primary school sa UK. Sa sobrang takot ko sa nanay ko, I would be so scared to lie to her. Or to not like, kumbaga, kung may ginawa. Or kung wala akong ginawang homework. So, I got one sheet of homework. Alam mo nung pagbata ka, one sheet lang. Tapos, 3-6 questions lang. Ayaw kong gawin kasi hindi ko alam yung mga sagot. So, ang hindi ko alam kung bakit ko ito naisip. Pero, naisip ko, kainin ko na lang kayo yung papel. Naisip mo talaga yun. First thought, talaga, as a 9-year-old, kainin ko kaya to? Dude, I got halfway through the paper, sinuka ko lahat sa kitchen table. Oh, no! Sakto umuwi yung nanay ko. Nakita niya lahat ng bite marks ng paper, lahat ng suka sa table. So, grabe yung parusa niya. Ito naman, sa buhay niyo, ano yung pinaka-embarrassing moments or pinaka-ayaw niyong mangyari or yung regret niyo? Sa isang showbiz event. Ay, meron na pala nangyari sa akin. May prod kaming umaano ng bola. Nagdi-dribble kami ng bola ng Benison ball. Ah, yung so, season 1. Oo, oh, dribble-dribble ako, so, diba? So, makita dyan. Ako kanina nag-perform ako. Wala kasi yung bola yun. Okay lang. Imaginary. So, kanta kami, tapos ganyan-ganyan ako. Tapos, tapos mag-dribble ko ganun, yung bola tumalsik. So, akala ko, anong sabi ko sa akin? Wala akong bola kung makikigil ako na joke ko. Players pala ako. Take na to, take na. Sobrang ano talaga, syempre may mga nanonood ng mga boss doon na parang ako, nakaganon ako. Bola ko po. Wala. Joke ko. Ako, before kasi, hindi pa naman ako alam masyado sa sets, mga ganon. Tapos parang may isang location sa Antips. Yun yung place nung, ayun na, pag-shoot na ng commercial. Dumating kami dun sa location. Tapos parang napapansin ko na, may iba sa location. Tapos pinapasok na kami, ganyan. Tapos kumain na din kami, nag-lunch na kami, ganun, ganyan. Tapos parang tumitingin na yung prod. Sino tong mga to? Ayun, hindi pala yun yung set namin. Hindi pala siya. Parang ano siya, taping siya that time sa isang show. Lapit pa ng pasok ko, may bag, hello po. Confident pa yun. Lapos na po yung dressing room. Sarap naman yun. Sarap ng lunch yun. Eh sa jowa, ano yung parang ayaw niyong mangyari
with your jowa, yung parang mahihiya ka talaga. Nagwapo, nasabi mo na nire-regret mo. Kasi di ba minsan may mga away, tapos meron bang mga pagkakataon na may nasasabi kayo, tapos nire-regret mo sa dulo? Bakit ko ba nasabi yun? Mga ganun. Ako meron. For fun lang eh, napag-usapan namin mag-jowa nun was threesome. Tapos, parang bigla siyang parang, bakit naisip mo yun? Hindi pa ba ako sapat? Parang, oh shit, oo nga. Bakit no? Mo sinabi nga? Hindi ba parang? Hindi, parang siyempre, mapapaisip ka lang talaga nung bata ka. Pero, sa after nyo parang, oo nga no. Mapapaisip rin talaga yung girlfriend mo na, bakit mo may isipang makahanap pa or may makasabay? Ganun. Pinarealize naman yung sa akin, proper conversation naman siya between the two of us na, ikaw, sige, Jay, if ikaw yung nasa posisyon na ano, parang ako, for example, mag-aaya ako ng ibang lalaki, magugustuhan mo ba yun? Actually. Oo nga, no, sobrang insensitive nun, na mapapaisip ka na hindi siya, hindi nyo na dapat i-consider yun if hindi kayo ganun ka-open. And yung, alam mo, kumbaga, traditional relationship kayo. So, sobrang niregret yun, and then I said sorry naman. So, yun yung nangyari sa akin. Pero kung mangyayari naman sa inyo, pero yung partner nyo yung nag-aya. Siyempre hindi, tol. Tsaka pakat yung trip. Hindi naman ako yung ganun ta. Hindi yun yung trip ko. Siguro may ibang tao na ganun yung trip talaga sa buhay, di ba? Hayaan natin sila. Pero ako kasi, hindi ako ganun. Pero ayun, negative ako dyan. Ikaw? Hindi, ayoko. Parang make love nga, di ba? Ako naman kasi, depende yun sa situation, depende yun sa relationship. Kung gaano katagal kayong together. Kasi minsan talaga, if you're dating for a long time, things will dry up talaga. Actually, hindi naman araw-araw kayo magiging, you know, sexually intimate. And that's a huge part of a relationship naman talaga. Mm-hmm. So sometimes these couples try these things to spice things up and improve their sexual relationship. Because once a sexual relationship kind of dies down, the relationship itself also takes a beat. So they try spicy things like that. Yes. For me, hindi pa nangyari sa akin yung proposal na ganyan. Pero I don't know, I guess I will cross that bridge when I get there, di ba? Ikaw, Gello. Ako hindi talaga. Hindi ka talaga. Hindi ko kaya. Silosod ako eh. Silosod. 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 E pag single, yaya. May nag-yaya. Tuntua to. Ayoko, mamaya delikado yan eh. Ayoko, bro. Mamaya, may posas ka na sa likod. Ay po, opo. Please open up. Hindi ko po kilala yung mga yan eh. Ganun, hindi. Ako, feeling ko, kakabahan muna ako. Basta kung hindi ko naman jowa, parang matatakot talaga ako. So, di ba? Nakakatakot din talaga. Ikaw ba? Back to you! Kayo ba? Back to you, baby. Kayo ba? Depende kung sino. Okay. Balita ko may special guest tayo. Meron. Oo, may special guest tayo. Ay. Kilala nyo ba? Hindi ko kilala. Hindi mo pa nga sinasabi para namin magkikilala. Hindi ko pa kasi ini-intro. Pero i-intro ko na ngayon. Okay, meron tayong nasa video call na special guest. At siya ay babae. Babae! Babae! Ay, sorry. Sino yan? And kasama natin ngayon si Shanaya Gomez. Si Shai! Hi, Shai! Hi, Shai! Hello, Shai! What's up, Shai? And hey, Shai, welcome sa Boys After Dark! Yes, and today, shot ka muna. Diba? Shot ka muna. Sabi ni Shai, uy, galing nila mag-ano. Sabi naman ng testosterone dito, guys. kasi pinag-uusapan namin dito kanina was all about the regrets. Mga what the fuck moments natin. So, kumbaga, may scenario kami ngayon na ano yung hinding-hindi mo tatanungin sa first date? Hala, okay. Hala. And then, ang hirap nun. I mean, para sa akin ha, anything that has to do with siguro mga exes or something. Oh! Noted. Bakit? Nagalan ba kayo? First date, tapos, so, kumusta naman kayo ng ex mo? Huwag naman yun. Ano ba, ex, maybe things na sobrang ano, like, parang personal, super personal, like weight or like insecurities, mga ganun. Oh, noted. Galing mo. Oh, wag mo i-point out yung mga insecurities ng babae. Siguro pang ano, pang third date. Dadating din yan, no? Parang pag- sorry, shy, anong una? Nililista na. About excess. Number one. Don't talk about excess. Number two, don't bring up insecurities. Okay.
ba talaga pag babae, no? Mm. Yung mga hindi natin naiisip, naiisip nila. Naiisip nila, no? Kaya ang galing nyo eh. Kayo na! thank you, smart. I'll ask you guys na lang din muna, what do you feel na hindi dapat tanongin on the first date? And I will be like, tama naman. Ako siguro salary. Actually, di ba? Di ba? Pag-usapang pera agad. Parang, hindi lang din first date, all dates. I mean... Ako feeling ko, sa first date, huwag mong itatanong kung virgin ba siya o hindi. Kasi sobrang ma-offend siya, sobrang off nun. Baka isipin niya, yun lang yung habol mo sa kanya or dun ka lang may interest. Oo, yun, okay. Expand ko nun, tama. Huwag naman tanongin about that. Not even just about virginity ha. I mean, anything na parang sexual history. Kasi syempre naman parang, or like, kung... how many people they've been with or like converted pa sila sexually super no ito na yun oh yun oh sexual hindi lang virgin ah oh brinod ko na sexual ko na pag isa sa mga to yung nagawa ng guy sa iyo sa first date ano yung ano reaction mo ghost or may second date pa ba well ako naman kasi super ano I like to think ha medyo straightforward so sasabihin ko na parang why would you ask me that? And then, depending on how they react, if they react na, okay, I'm so sorry, like, I don't know why I asked that, like, okay, I'm sorry, I won't ask. Or if they're like, huh, bakit tanong lang naman eh, kung virgin ka lang, parang, but sobrang defensive ka or something. Sobrang kupal yung tanong na yun. Sobrang kupal yung tanong na yun. Thank you so much. Parang, you'll be paid alam, kupal talaga na tao eh, parang. Bakit? Tawag lang naman ako eh! Siya pagalit. Siya pagalit. So, depends sa scenario. Depends sa reaction ng guy. Hmm. Oo, pero I mean, medyo... Off. Orange flag na. Orange? Ano yung orange flag? Bago yun! Pwede ba orange lang? May yellow pa. Yung orange hindi pa red, pero papunta. Ano naman, mga hindi mo tatanungin sa jowa mo? Pag, boyfriend mo na or girlfriend na namin. For me, I mean, once parang kayo na, a lot of things you should be super open with each other na. May point. Siguro yung mga past traumas niya, nabanggit niya na dati, huwag mo nang i-bring up ulit. Baka nare-relive kasi. Oo, parang ganun. For me, don't ask about their trauma kung hindi pa sila ready. Or ano siguro, parang don't ask questions na sobrang insensitive. Yung kunwari, ano, tapos ka na magdrama. Ito naman kasi, a lot of the times, when girls make tampo sa mga jowa nila, 9 out of 10, they just want palambing lang. Alam mo, I mean, unless sobrang serious yung issue, unless like, serious na fight. Pero 9 out of 10 times, gusto lang, they just want to make palambing. They just want you to be pa-sweet to them. Eh, ba't kami? Pag- so, syempre, ha? Eh, ba't kami? Pag gusto namin ng lambing, di naman kayo ganun. Inaaway pa kami, inaaway kayo. Pa kami lalo. Gusto lang naman namin ng... gusto nyo na? Okay. Lambing. I cannot answer that question. Maraming maraming salamat, syempre, kay Shania for guesting with us dito sa Boys After Dark. Oh! Hi! Hi! Okay, tara. So, boys, ano ang biggest regret in life? Ay, big word. Big word. Nagkaroon ako dati ng fan. Tapos, napalapit siya sa akin. Tapos, sinasamahan niya ako sa mga ganap ko. To the point na sabi niya, wala na daw siyang maasahan sa family niya. Pinapaalis na daw siya. So, kinukup namin ang family namin. So, tumira siya dun sa bahay namin. Hanggang sa tumagal, hindi ko namamalayan. Yung pera ko, pakonti ng pakonti. So hanggang sa dumating na mga 5K na lang naman ang bangko ko, mga ganun. Hanggang sa kanon front ko, oo nga daw, pasensya. So yun, pinaalis namin. So parang sobrang nagsisisi. Kasi kinontak ko yung nanay, tapos sabi ng nanay, ikaw ang makonsensya, baka mamatay pa yung anak ko dahil sa inyo, konsensya nyo pa yan. Kakasingil, mga ganun. So parang nagulat ako. Alam mo, name drop mo na, baka mahanap ng viewers natin kasi marami na mga viewers natin. Yamo na. Ako siguro yung ano, sana I spent more time with my dad. Kasi he passed away 2019. Alam mo yung, mapifeel mo sana na
okay, at least 19 na ako nung nawala. So parang just to feel better na at least medyo matanda na ako, marami na siyang naturo sa akin. Pero still, the amount of regret na ang daming moments na sana umuwi na lang ako. Sana umuwi na lang ako Pampanga, sinamahan ko siya. And ang dami ko rin hindi kasi nasabi sa kanya. Hindi ako naman, ano ba? Biggest regret ko sa buhay ko, wala akong ma-point out. Pero siguro kung may isa akong bagay na sana hinihiling ko na nangyari man lang, siguro is ano, sabay-sabay kasi kami nangarap ng nanay-tatay ko. Eh, since katulad kay AJ, parang well, kami naman ng tatay ko, nagka-bonding kami. Nasabi ko naman lahat ng gusto kong sabihin. Every time na may pagkakataon ako, nasasabi ko mahal ko siya. And siguro ang sa akin lang, sana nakikita niya lahat ng to. Oo naman. Natatanda ako, sinabi niya sa mga katrabaho niya. Lagi ako pinagmamalaki niya sa mga katrabaho niya. Nasabi niya, yung anak ko, artista yan, ganyan-ganyan. Hmm. Sobrang proud eh, tatay, ganyan-ganyan. So syempre, inaasar siya ng mga opisina niya. Hindi naman namin nakikita sa ano eh, ganyan-ganyan. Hindi, abangan niyo lang. Parang sa akin lang sana naabutan niya yung mga gantong pagkakataon. Sana ngayon siya nagyayabang. Oo, no? Ito. Pero sana next na ano man lang niya. Na-witness niya lahat. Pero for sure naman, sobrang proud yung papa mo siya. Ako naman, biggest regret ko. It's weird saying this because dito, yung buhay ko dito sa Pilipinas ay sobrang blessed ako with my work, with my job, with my family. But yung biggest regret ko talaga feeling ko is just making the decision to move here sa Pilipinas. So iniimo ko yung tatay ko na matanda na, na mag-isa lang sa UK. Doon talaga yung lahat ng pangarap ko, kumbaga, maging piloto, maging military, kagaya ng tatay ko. As in, never talaga akong nangarap maging artista, mag-actor, mag-model, mag-singer, never talaga. As in, like, wala akong balak talaga lumipat dito. As in, like, everything happened so fast, so quick. Tapos doon ko na-pick up lahat ang bisyo ko, lahat ng depression ko. Why would I waste my mental health on something that I don't see super beneficial to me? Kasi right now, if I did not have Jude, I would be back in the UK already. I'd be in the Air Force, or I'd be in the Army, or I'd be what? Happy! But of course, at the end of the day, I just wanna bring it back to the fact that me and Janella are good, we're friends. We are co-parenting, because obviously our priority is Jude. She's an amazing mother, and I'm trying to be an amazing father. Biggest blessing, of course, yeah. Jude is for sure my biggest blessing, and the fact that she's the one that gave it to me. I will never not love her. Maybe not romantically anymore, but she will always be a huge part of my heart. So yun lang naman yan. Ako, biggest regret in life ko. Well, oh, regret ko siya. Pero at the same time, parang hindi ko naman sobrang kasalanan. 50-50 siya. Pero ano siya, like, hindi kasi ako nag-aral talaga. So, nag-aral ng... Nag-aral, like, hanggang wala. Elementary na tapos. Elementary lang. As in, like, di akong marunong magsulat. Mata ko ABS doon, di akong marunong magsulat. Ako pa yung nagturo sa sarili ko, magbasa, gano'n. Hindi talaga akong marunong mag-aral. Wala akong masyadong alam. Di ako nag-school talaga. Kasi, yan, may personal, ano rin, personal problems, responsibility. Napag-aaral ko naman yung mga kapatid ko kasi syempre ayoko naman matulad sila sa akin. Diba? Given a chance. Talaga ako marunong magsulat, pre. Kasi like, kapag ako ang writing, hindi ko alam. Workshop tayo, bro. Parang sa iyo. Parang sa akin, no? Workshop for Anthony. Workshop for Anthony Jennings. So, regret ko sa buhay. Hindi ako nag-school. Na sana nakapag-aral ka. Oo, sana. Sana. Pero hindi ako nabigyan ng opportunity. Oo, so, yun yung... Like, at the young age talaga, nag-start na ako mag-work. Kung ano-ano nang ginawa ako sa buhay ko. Pero alam ko naman, sa top of the mind ko pa rin siya na mag-aaral ako after... After everything. After everything yun. After... After nung kahit anong nangyari. At nasa Netflix ngayon ang Love at First Dream! Hello! Sa Netflix! So panoorin niyo po, mga pamilya. Kasi nag-promote. Gawin nating number one ang Love at First Dream sa Netflix. Thank you guys. Pare Anthony! Congratulations! Ako naman, parang lahat naman tayo may mga bad experiences, may mga pinagsisisihan. Pero may gusto kong kantang line eh, yung Beautiful Scars. Parang sabi doon, I'm not gonna fight back what I've become. Yeah, I've got bruises where I came from, but I wouldn't change if I could restart.
ain't gonna hide these beautiful scars. Ano yung chorus na? Yun na yun. Pero hindi ko yung kakantayin kasi bawal eh. Okay. Ako naman, siguro, ayun, feeling ko naman, doesn't matter kung ano yung kahit anong sabihin mo yun, di ba? Like, people will say, may masasabi talaga sa'yo kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin mo. So, I think it's best na magpakatotoo na lang, di ba? Kung ano yung pinaka-ikaw talaga. Doesn't matter naman eh, di ba? Mamahalin ka na kung sino yung magmamahal sa'yo. Tama. I-hate ka na kung sino mag-hate sa'yo. Tama. Tsaka ano, don't be too hard on yourself. Kasi feeling ko, madala sa atin, pag may kunwari napahiya tayo, may something masamang nangyari, talagang dinidibdib at dinidibdib natin. Tsaka yung mga decisions natin in life, i-respect natin yun. Kasi at that time, feeling natin yun yung best decision natin. If mali man yun, at least natuto ka, di ba? Pero at the end of the day, you're still trying your best naman yun during that time. So, respect yourself din. Sa lahat ng napag-usapan natin, feeling ko, well, based on what I shared, is to not dwell on the past. Wala namang sense na mag-dwell sa past. Yeah. Lalo na kung sobrang ganda lang ng future mo. Yeah. At kung nakikita mo yung saya ng present mo, huwag ka na mag-dwell sa past kasi that was dragging me down for so long. At wala namang point eh. Kasi tapos na eh. Mm-hmm. Hindi mo na may iba yung past mo. Kasi nandyan na yun eh. Gamitin mo na lang as fuel to rebuild your future. Cheers! Happy birthday! Happy birthday, guys! Okay, boys! After dark! Okay guys, gusto lang muna namin magpasalamat sa aming naging guest ngayon na si Shania Gomez. Palakpakan muna! Palakpakan! Dami insights eh. Sobrang dami na pag-usapan namin. Pero guys, iniimbita namin kayo na manood ng aming next episode ng Boys After Dark! Woohoo!